So, ayun mga kamaster, no, shoutout po tayo sa ating kamaster na si Sir Clint Buena ng Dubai, UAE. Kay Sir Dre Villarus, Danilo Bagaporo, Chris Laquin, Richard Macahilos ng San Juan, Manila. Kay Sir Joel Salaria, Oliver Carmelots ng Negros Occidental. At kay Sir Rizaldi Lakmuan ng Makabling, Laguna. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamaster. So, ayun mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panig ng daigdig na inaabot ng ating video na to, no? Sa araw nito, araw ng Martes, meron po akong ibibigay sa inyo na mga tutorials, wow! No? Patungkol dito sa mga capacity ng compressor natin. Okay? Kasi maraming mga kababayan natin na technician na hirap mag-recognize, no? Mag-recognize ng compressor capacity pagdating sa ating mga refrigerator, no? Kasi sa mga refrigerator nga naman, iba't iba ang compressor code na ginagamit nila. Okay? Lalo-lalo na yung mga bago ngayon. O, kasi dati, madali lang mag-identify ng compressor capacity, no? So sa araw na ito, ito yung pagkakataon at hinihintay ng ating mga kababayan na technician na ibibigay ko sa inyo yung compressor code tapos yung capacity. Okay, so sa araw na ito, may ginawa akong stick. Ito po ay capillary tube lang naman na ang size ay 0.61 mm pang refrigerator. Okay, so nilagyan ko ng electrical tape dito sa dulo para mas makikita nyo yung highlights. So, yun nga mga kamaster, no? Magsimula na po tayo para malaman nyo kung ano nga ba talaga ang mga code ng compressor ng refrigerator at yung, kung ano yung capacity at yung ano yung corresponding capacity ng code na yun. Okay? A few moments later. Okay, so magsimula na po tayo mga kamaster, no? So, mayroon akong hinanda dito na presentation para sa inyo, no? Ito ay para sa ating mga kababayan. Okay, ang topic natin ngayon, compressor code capacity at saka yung kanyang horsepower. Okay, capacity, horsepower. Okay, so ito ay yung ibibigay ko sa inyo ay applicable sa lahat ng brand. Okay? So, maging Panasonic, Matsushita. Kasi yung Panasonic at saka Matsushita, halos parehas, parehas yung code nila. Kasi standard yung dalawa na to, eh. No? Yung Panasonic at saka Matsushita, standard yung standard talaga yung code nila. Ngayon, pagdating sa ibang mga brand, yung Embraco, Sanyo, Hitachi, at saka yung iba't ibang brand, umiiba na. Iniiba nila yung code. Kaya maraming mga kababayan natin yung nalito. Ano nga ba talaga ang capacity ng compressor na to? Dahil iniba nila. So, pero mas madaling basahin yung Panasonic tsaka Matsushita. Okay? So, magsimula na po tayo. Ito pong presentation na to ay para lang dun sa non-inverter refrigerator compressor only. Okay? So, kapag natapos na natin to, ang susunod kong ibibigay sa inyong mga presentation naman ay yung capacity naman ng mga inverter na compressor. Okay, kasi bibigyan ko kayo ng idea, yung mga inverter na compressor ng mga kamaster ay hindi sila gumagamit ng mga matataas na ano, no, na horsepower. Okay, ang pinaka ang alam ko ang pinaka mataas nila ay 1 PF lang. Okay, so karamihan mababa, 1 PF, 1.6, 1.8, ganun. Kasi nga inverter sila. Pero sa susunod ko ng sa susunod na topic na natin yan. So mag-focus muna tayo dito sa non-inverter kasi marami ang nagtatanong sa atin. Tsaka marami din ang nag-aantay na itong presentation na to. Okay, so magpapakilala ako muli. Ako po si Kamaster Lon Santilices. Okay, so itong kabilang ano na to, part na to, ayan. Yun. Ito yung pinakihintay ng ating mga kababayan. Okay, so ilalapag ko siya dito muna. Okay, mga kamaster, para maayos yung ating presentation.
So ayun mga ka-master, no? Magsimula na tayo. Okay, so ito na yung kabuuan. Okay, ito na yung kabuuan ng ating presentation ngayon. Kung inyong mapapansin, nagsimula tayo sa nahiwalay lang yung ano, yung one half, no? So one half, one third, one fourth, one fifth, one sixth, one eighth, saka hanggang 1/10. So bihira na yung gumagamit ng 1/10 sa panahon ngayon mga ka-master, no? Okay, hanggang sa 1/8 na lang. Ngayon, magsimula na po tayo. Itong left side ko, ito yung tinatawag na compressor code. Then yung compressor capacity o yung horsepower niya. Then kapag tayo ay may kaharap na compressor o may ginagawang compressor, may nire-repair na refrigerator, ang unang-unang titingnan natin yung kanyang compressor code. Okay? So disregard niyo yung ano, no? Ito kasing D91, yan talaga yung code. Ang unang ang technique diyan mga ka-master, ang unang-unang dalawang digit, yan yung code ng compressor. Okay, kasi may mga code na apat yung digit, ba 91008 ganun. So apat o lima mga ganun, hanggang minsan nga anim pa eh, no? Pero sa pagkakataong ito, ang technique diyan, pagkatapos ng last letter at yung pangal, yung ang susunod yung dalawang digit na number, yun yung code. Okay, so walang iba diyan, dalawang code lang naman ang binibigay na identification pagdating sa horsepower o capacity ng compressor ng refrigerator, no? Okay, so magsimula na po tayo. Kapag kayo ay may nakitang D91, halimbawa ang nauna is D91, walang problema diyan. Ang sabi ko nga, ang mahalaga doon yung dalawang digit na code. Regardless yan kung O o S, o walang problema diyan. Ang tandaan natin lagi yung dalawang digit after ng letter na to. Okay? So pagka may nakita kayong D91, E96, S95, Y98, so ang corresponding ano niya, compressor capacity horsepower ay 1/3. Oh yes, daddy. Okay, so ulitin ko. D91, E96, S95, Y98, ang corresponding horsepower niya ay 1/3 horsepower. Okay? So next tayo. Ngayon kapag may nakita naman kayong D77, X88, L85, N81, so ang horsepower niya ay capacity ay 1/4 horsepower. Okay, so ganito ang technique dyan mga ka-master, no? Balik tayo dito. So ang technique lang dyan, kapag may nakita kayong code na halimbawa, ka-master, wala yung nakita kong code, wala dito eh. Ang nakita ko 94 eh. Ibig sabihin pasok siya. Ang kukunin nyo lang yung D91 to D98. Okay? Kung ano man yung covered ng ano natin, kung ano yung covered ng 91 to 98, pasok yun. Ano ba? May nakita kayo 92, 93, 94, edi pasok yun sa 1/3. Wow! Okay? So, ganun lang po kadili mag-identify. Kunin nyo muna yung pinakamababa. Ano yung pinakamababa? D91. Anong pinakamataas? Y98. So, yung covered ng D91 up to Y98, 1/3 pa rin yun. Kung nakakuha ko yun ng D92, 93, 94, 96, 97. So, ang corresponding horsepower yun, capacity, ay 1/3 pa rin. Okay? So, malinaw. So, next tayo dito. Kapag may nakita kayong D77, 78, 79, 80, 81. Kasi ang pinakamataas dito mga ka-master ay 86. D77 to 86. Okay? So, kapag may nakita kayong D77... hanggang D86, yung covered na ano nun, na number, pasok dito sa 1/4. Wow! Okay? Kapag may nakita kayong D78, 79, 80, 1/4 yun. Okay? So, ganun lang kadali. Mag-identify ng compressor capacity ng refrigerator. Okay? So, next tayo dito sa pangatlo. Kapag may nakita tayong D66, B65, C63, O70,
ang corresponding capacity niya ay 1/5 horsepower. Okay, so balikan ulit natin. Ano yung pinakamababa? C63, pinakamataas O70. Ibig sabihin pala, kapag kami nakita akong 63, 64, 65, 66 hanggang sa umabot ng 70, ang corresponding ano pala niya, horsepower ay 1/5 horsepower. Okay? So malinaw mga kamaster, no? Sana na mas naintindihan ng ating mga kababayan. Okay? So next tayo dito. Pag may nakita kayong D58, Z60, N48, T47, ang corresponding horsepower niya ay 1/6 horsepower. Okay? So kukunin niyo ulit yung pinakamababa. Ano yung pinakamababa? N48. Ano yung pinakamataas? Z60. Okay? So, kukunin mo lang yung pinakamababa at yung pinakamataas. Ngayon, yung kung ano yung covered ng pinakamababa, 48, 49, 50, 51, hanggang 60, 1/6 yan. Wow! Mga kamaster. Okay? So, paano ko nasabi? Kasi nga, lumabas na ng, naglabas ng iba't ibang code yung other brand, kagaya ng Embraco, yung iba't ibang brand. Particular sa, ang standard kasi itong Matsushita at saka Panasonic eh. Panasonic, no? So, nung lumabas, naglabas ng iba't ibang code yung mga brand ng refrigerator, maraming nalito tuloy. Oh, no. Kasi iniba nila yung mga code. Pero kung tutuusin, pasok pa rin sila sa ano na to, halimbawa 1/6. Ang nilabas, ang standard talaga, D58. Naglabas sila ng N48. Maraming nalito. Okay, so, kasi, yung 1/6, ang pagkakaalam ng iba, D58. Yung D58, ang pagkakaalam nila is 1/6. E, naglabas sila ng N48. O, di maraming umikit yung, ano, no, pag-iisip. Ano kaya, ano nito? Di hula-hula tuloy. So, sa pagkakataong ito, sa ating binabahaging tutorial ngayon, malalaman at malalaman nyo na agad yung eksakto na capacity ng ating compressor pagdating sa refrigerator. Kopyahin nyo lang to, o di na maka-screenshot nyo, o lista nyo. So, ito na yung susi sa agam-agam ng inyong mga pag-iisip mga kamaster. Okay, so, proceed tayo sa kabila. Kapag may nakita kayong D43, V45, X40, so ang corresponding compressor capacity niya ay 1/8 HP, mga kamaster. Okay, so ibig sabihin pala, pag kinuha ko tong 40 up to 45, 1/8 HP yung capacity niya. Halimbawa, may nakita ako sa ibang brand ng compressor na 41, 42 o kaya 44, pasok pala siya sa 1/8. So ganoon lang po bilis mag-identify ng compressor capacity sa tulong ng inyong lingkod, no? Si Kamaster Lon Chief. Okay, so next side dito. Ito, ito mataas to. Okay, ginagamit to sa mga chiller. Okay, mga 20 cubic, 22 cubic. Okay. So pag may nakita kayong N100, V111, Y106, ibig sabihin, 1/2 pala to. Oh, yes, Daddy! Okay, so kukunin ulit natin yung pinakamababa. Ano yung pinakamababa? 100. Ano yung pinakamataas? 111. Okay, so magsisimula pala ako sa 100 to 111. Pasok pala yon sa 1/2. Wow! Okay? Kapag may nakita pala akong 100 to 103, 104, 105, 107, 110, pasok pala yon sa 1/2 horsepower. Okay mga kamaster, so sana naging malinaw sa ating mga kababayan itong ibinabahagi nating kaalaman na panghabang buhay nating dadalhin. Okay, so uulitin ko, ito po ay 1/2 horsepower, malaki na po ito. Ito po ay ginagamit sa mga chiller, mga upright freezer na malalaki, mga pang-industrial, no? So, kapag ulitin ko, pag may nakita kayong, regardless mga kamaster, no, kung anong code name dito sa, wag nyong titingnan yung ano, letter, ang titingnan nyo yung after ng letter na first, two digit. Two digit to, ha. Pagdating naman sa 1/2, malaki na. Okay, so tatlo na. Pagdating sa 1/2 horsepower, tatlong digit na. Pagdating sa small horsepower,
After ng 1/3, dalawa. Before 1/3, dalawa. Tama ba? So, paulitin ko. Pag 1/2 horsepower, tatlong digit. Pag 1/3, dalawang digit. Okay? Kasi ito, malaking capacity na rin to. Kasi ang kadalasang ginagamit ng ating mga kababayan ngayon, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. Okay? Itong dalawa na to ginagamit sa industry yan. Mga chiller na to. Chiller ng mga kamaster. Okay? Pero ito, mas, syempre, di hamak na mas malaking capacity na ito. Okay? Ulitin ko, kapag 1/2 horsepower na, 3 digits na yan, mga kamaster. Okay? Pero wag kayong malito dun sa inverter na, no? Kasi ang mga inverter, baka sabihin nyo, eh, mga kamaster, inlet ng compressor ng inverter na to, pero 3 digits. Okay? Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa inverter. Nasa na inverter pa lang tayo. So, easy. Ika nga. Darating tayo dun. Okay? So, ngayon, mag-proceed naman tayo dito. Tapos tayo dito, mga kamaster, ulitin ko, kapag ka 1/2 horsepower na, malaki ang capacity, gumagamit na sila ng 3 digits. Okay? Kapag ka itong pinakamababa, yung 110 natin, although may pinakamababa pa dito, pero sa ano, personal refrigerator na yung mga kamaster, no? So, proceed tayo dito sa 110 horsepower. Kapag may nakita kayong B36, F31, S39, ang corresponding horsepower niya ay 110 horsepower. 110 horsepower. So, bihira tong gumagamit ng ganitong sa mga water dispenser. Ayun yan. Water dispenser to. Karamihan ginagamit ang 110 horsepower na to. Okay? So, nakita nyo na yung kabuuang tutorial natin dito, mga kamaster, no? So, sana nakatulong itong ibinahagi ko sa inyo na compressor capacity ng ating mga refrigerator. Ito po ay non-inverter. Okay, paalala, ito po ay non-inverter refrigerator compressor only. Oh, yes, Daddy! Ang mga code na to ay para sa lahat ng all brand, Panasonic, Matsushita, Embraco, Sanyo, Hitachi at iba't iba pa. Okay? Pero ang standard talaga ng standard capacity talaga na unang lumabas ay yung Panasonic at saka Matsushita. Kasi ang Matsushita talagang Japan to. Noon pa yan, mga kamaster. Okay? So, bata pa ako, nababasa ko na to sa compressor namin, yung dating frigid air ang tatak. Matsushita yun. So, ayan. Bubble turn ulit natin. Ayan, mga kamaster, no? Sana nakatulong itong ating binahagi sa inyong tutorial na panghabang buhay na natin dadalhin. Uulitin ko po, kapag mataas na horsepower capacity, gumagamit na tayo ng tatlong digits, 100 to 111, corresponding capacity ay 1/2 horsepower. Okay? Kapag 1/3, dalawang digits pa rin. Okay? So, ulitin natin. Recap. D91, E96, S95, Y98, 1/3 horsepower. Kukunin lang natin yung pinakamababa at yung pinakamataas. Okay? Hindi po kayo maliligaw. Pag kinuha nyo yung pinakamababa at pinakamataas, kung ano yung covered ng pinakamababa at pinakamataas, 1/3 yun. Kung may nakita kayong 91, 92, 93, 94, ay 1/3 yun. Okay? At least, dito pala makikita nyo na mayroong pala talagang covered na code etong ating mga refrigerator na capacity. From D91 to Y98, 1/3 horsepower siya. Okay? So, ulitin ko, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Yan. 1/3 na yan. Sa D77 up to 86. Okay? So, kung ano yung covered niya na corresponding number, 77, 76, 78, 79, 80, 81. Ibig sabihin, 1/4 yun. Okay, mga kamaster? D66. Ang pinakamababa ay 63, pinakamataas ay 70. Kung ano yung covered ng dalawa na to, pasok yan sa 1/5 horsepower. Okay?
D58, ang pinakamababa ay N48, ang pinakamataas ay Z60. Kung ano yung covered ng dalawa na to na number, pasok yan sa 16. Okay? 16 HP. Okay? D43, B45, X40, 18 horsepower. Okay? From 40, 41, 42, ibig sabihin, 18 yan. Okay? So, na-discuss na natin to. Dito naman sa 36, magsimula mo ito sa F31, pinaka-mababa. Pinakamataas ay S39. Corresponding capacity ay 110 horsepower. Okay? Mga ka-master. So, yan. Itong ginamit nating stick capillary pang refrigerator na 0.61 mm. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-master. No? Sana nakatulong itong binahagi ko sa inyong kaalaman, tips, tutorial pagdating sa pag-identify, pag-recognize ng compressor capacity sa refrigerator, mga kamaster. Okay, sa susunod naman na tutorial ko, ang ilalabas ko naman ng mga capacity ay yung non-inverter. Okay, kasi ito, ang nakikita nyo yan ay mga kamaster ay non-inverter yan. Okay, so marami pa tayong ilalabas na mga tutorial, mga ka-master, no? So, dahil nga sobrang busy ng inyong lingkod, kaya nagbibigay pa rin talaga ako sa inyo ng time para maibahagi itong mga kaalaman na to. Hindi lang sa actual na pagre-repair, kundi sa mga ganitong theoretical aspect. Okay? So, sana nakatulong itong ating munting binahagi sa inyong mga ka-master, no? Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po ng Martes.